Welcome back sa aking channel. Ito na naman ang inyong ating Roslyn 2024 at ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa ating SSS contribution or Social Security System contribution. Ilan sa atin ay hindi natin alam kung talagang nahuhulugan ba talaga ng ating employer at ng agency ang ating mga SSS. Pero ngayon, tuturuan ko po kayo paano natin i-access ang SSS online app, you know? Ayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong post. At meron din po pala akong tutorial about kung wala ka pang SSS number, ayan, meron akong tutorial kung paano kumuha ng SSS number online. I-check niya lang po dito sa taas. Ayan, papasukin na natin ang ating intro! Yan, ang una nating gagawin ay i-download natin yung SSS Mobile app sa ating Play Store. Ayan, i-type lamang ang SSS Mobile at i-click lamang yung install. Once na-install na, click lamang yung open. And then sa babang bahagi, click lamang yung next. And then, we make SSS Mobile more responsive, easier, and social. I-click lamang po ang next. Next naman po ay get notified with the latest SSS updates. Ayan, i-click lamang yung next sa pinakababa. Personalize information right on your dashboard. Ayan, i-click lamang yung next button. And then, get started. Ayan, once na-open nyo na siya, i-click lamang yung option sa taas, sa left side. And then, i-click lamang yung sa pinakababa, register my SSS. So, kailangan yung i-prepare yung inyong SSS number. And once na na-click nyo na yung register my SSS, i-redirect ka sa website ng SSS. So, kailangan nating mag-register ng ating account. So, sabi niya, please supply the following information as reported to the Social Security System. So, kailangan nating ilagay ang ating SSS number. And then, ilagay ang iyong email address. Kailangan po active ang ating email address dahil meron silang isi-send sa ating email address. And then, confirm email address. Next naman ay kailangan nating gumawa ng user ID. And i-click lamang yung confirm. Ayan, kailangan yung i-confirm yung user ID. Next naman ay kailangan nating ilagay ang ating last name, given name, middle name, and suffix. Next naman ay kailangan nating ilagay ang ating date of birth. And yung mailing address, ayan, yung inyong kumpletong address, ilagay lamang po sa baba. And then, ilagay yung municipality, barangay, then zip code, then country. Yan, sa baba naman ay meron ditong registration preference. Ayan, so kailangan nating ilagay. So, mamimili ka lang dito kung alin yung meron ka. So, kung ikaw ay empleyado, kailangan mo ng SS number ng inyong company. Yan. So, yung mga option naman dito is yung savings account number, Citibank, cash card, UBP, quick card, UMID, ATM, savings account number, registered in SSS. So, meron din dito ang mobile number, registered in SSS. UMID card, ayan,
employer ID o household employer ID number, payment reference number, payment receipt transaction. Ayan, pwede yung resibo ng pinagbayaran nyo, pwede yung ilagay nyo lang yung control number dito para ma-proceed tayo sa next. And then, pwede rin yung date of loan, existing loan balance, and yung transaction number shown in your personal record, Unified Multi-Purpose ID. Yan, i-click nyo lang po kung ano pong available ang meron kayo. Next naman ay i-click lamang yung I'm not a robot, then accept the terms of service, and then click lamang yung submit. Once na-click nyo na yung submit button, ayan, meron siyang sasabihin, this action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Ayan, click lamang yung okay. And then, sasabihin niya, you have successfully submitted your SSS web account registration application. Kindly check your email for the system notification. Thank you. At pumunta lamang sa iyong email address at hanapin yung sinend ng SSS sa'yo na nagsasabing thank you. Ayan, dahil nag-registered ka sa SSS website, we would like to inform you that your user ID, ayan, yung nilagay mo yung user ID, please activate your My SSS member account and provide the preferred password. So, dito tayo gagawa ng ating password. So, yung username natin kanina, and then yung password na gagawin natin. I-click lamang yung clicking here. Yan. So, click lamang yung clicking here and then gumawa ng password. Once na nakagawa ka na ng password, balik na tayo sa paglalagin sa ating SSS na SSS mobile app. Yan. Balik lamang tayo doon. So, kailangan na nating ilagay ang ating user ID. Yan. User ID yung ginawa natin kanina and yung password na ginawa mo. And i-click lamang yung sign in. Yan. So, makikita mo na, ayan, dito sa taas, makikita mo ang iyong pangalan at ang iyong SSS number. At dito naman, sa left side, ay makikita mo kung ilan na yung total contribution mo. And sa right side naman, ay yung last posted contribution. Ayan, ilalagay niya dyan kung kailan yung pinakahuling hulog mo. Next naman ay kung kailangan mong makita ang kabuuan ng iyong contribution, i-click lamang yung total contribution at doon ay makikita mo na ang history ng iyong contribution. Ayan, so makikita nyo kung ilang months o kailan nahulugan ang iyong SSS. Ayan, so meron din siya ditong ibang option. Ayan, dito sa right side ay makikita mo ang iyong pangalan and SSS number. Meron dito a disbursement account enrolled, documentary requirements, terms of service, feedback, release notes, and social accounts, help, and pwede mo rin siyang i-log out. So, dito naman tayo sa baba. Makikita mo dito sa right side ang inyong profile, ang inyong information. And then, next naman dito ay yung notification. And then, yung sa pinakababa, generate PRN. So, kung kayo ay self-employed o kayo ay naguhulog na ng sarili nyong contribution, pwede kayong mag-click ng Generate PRN para makakuha kayo ng control number. Para yun naman ang gagamitin nyo para magbayad sa mga bayad centers. Click mo yung plus. Makikita mo dito yung actual premiums, status ng loans, balance ng loans, o yung kung mag-a-apply ng loans. At meron din itong benefit claims, maternity, sickness, disability, easy medical, and retirement. And sa baba naman yung notifications ng maternity. You know, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting palabas. Naway kahit papano natulungan ko po kayo. Hanggang sa muli,
Roslyn 2024. God bless all. Bye!